morning. Ang i-share ko today is yung aming last na lesson sa NLTC. So, kung napansin nyo yung mga previous video ko, di ba, parang nakabase siya dun sa mga lessons namin sa NLTC. I went from discussing salvation, righteousness, tsaka faith. So, yung last na topic namin bago nag-Christmas break is how to be led by the Holy Spirit. So during December, ito yung inaaral namin. And, although lahat naman ng topics ay magaganda and essential, ewan ko ba bakit very, very close sa akin itong topic about Holy Spirit. At saka, maganda talaga rin yung pagkaka-discuss doon. So, initially, may mga knowledge na ako about Holy Spirit, so nadagdagan pa. Tapos si Pastor Paul yung nagle-lecture, Pastor Paul Chase, yung founder ng New Life. So, ang dami niyang mga practical na mga applications, examples na talagang nakarelate ako habang pinapanood ko yun. So, I really enjoyed this class. So, let's start. So, ito mga takeaways lang to. Takeaways o yung mga truths na napulot ko while I'm going through that lesson. Kung napansin nyo rin, dun sa last video ko, dun sa look back at my 2023, when I did that video, nakalagay lang doon, how to be led by the Holy Spirit. Kasi, as I really look back, yung mga na-save ko na mga pictures, videos, those are really significant moments na alam ko na Holy Spirit is in those moments and I am being led. Even, and ngayon, after the lesson, na-realize ko na, yung pala yun. So ang, ano, na-apply ko na agad yung mga lessons dun sa mga nangyari in the past year sa 2023. So ngayon, parang mas aware na ako, mas confident na ako na this is Holy Spirit moving. And dun din sa lesson na yun, kasi parang in-explain niya na ito, oh, katulad yung kanyang objective is learn how to differentiate the voice of the body or feelings, the voice of the mind, reason, and the voice of the spirit, yung conscience. So, hindi ko naman siya sobrang i-detail kasi ang haba-haba ng lesson. So, let's go to my takeaways. So, lesson 1, introduction, the spirit of man is the lamp of the Lord. So, ang takeaway ko doon is learning and practicing to hear the leading of the Holy Spirit will make our lives abide in the perfect will of God. Remove the thinking that it's hard to hear the voice of God. He is our Father and we will know His voice. The Father wants us to know His will and we do this through the help of the Holy Spirit. So, bakit yun yung na-emphasize ko is kasi nga, diba, sabi ko doon, remove the thinking that it's hard to hear the voice of God. Kasi nga, yun yung in-explain doon ni Pastor Paul na every believer has the Holy Spirit inside of us and it's not hard to hear the voice of God. Kasi, yun nga, diba, yung mga nakwento ko doon sa previous video ko na usually kapag nag-share ako ng alam mo, sabi ni Lord, gano'n, napapakunot yung noo lagi ng mga kausap ko. Kasi nga, iniisip, usually, and then they ask me, how do you hear God? Yan, usually na-encounter ko yung mga questions na yan. So, diba, sabi nga, my sheep knows my voice. And how will yun, diba, yun naman, how will we know the voice of God? By spending time with Him. Katulad, halimbawa, ng
How do we know the voice of our parents? Diba? Kasi, very familiar ka dahil nag-spend time ka palagi dun sa mga tao na yon. So, katulad ko, may specific voice ako eh. And then, kahit i-close mo yung eyes mo, alam mo na, si Abby yun. Si Abby yung nagsasalita na yun. Tsaka, ang amazing thing pa nga is, alam nyo ba na yung voice pala ng tao, voice natin, is, wala siyang kagaya all over the world. Tayo lang yung may voice na the way we speak, the way we talk. So, beside dun sa fingerprints natin, diba? So, imagine, all over the world, ikaw lang ang may ganong voice. So, alam mo na, voice yan ng anak ko. Voice yan ng asawa ko. Voice ni yan. Voice pa lang, kahit di mo nakikita yung tao. So, how do we have that how do we know, diba? Kasi familiar tayo dun sa tao na yun. May relationship tayo dun sa person na yun. So, it's the same with God. Kung may relationship tayo sa Kanya, we are intimate, we spend time with Him, you will be more aware of His voice. And when He is speaking, malalaman mo. Yun. So, diba ang amazing? Amazing yun. That's how special we are. That's how unique we are. So, moving on. Maraming mga verses to. So, ito na lang. Sabi nito, how do I hear the voice of the Holy Spirit? So, ang nandito lang sa, marami to pero hindi ko kasi i-detail. How do I hear the voice of the Holy Spirit? So, enumerate niya dito, an unction, a perception, it seems good to me. It seems good to me. The Holy Spirit speaks in an authoritative voice. The voice of the Holy Spirit is clear and may even seem audible. Yan. So, may mga examples noon na. Si Holy Spirit, may authority siya pag nagsasalita, pag nagbibigay sa atin ng command. Hindi yung parang doubt. So, pag nagbigay siya ng uto, sure ka. Kasi yun nga, pag parang yung command doubt or nakaka-confuse, magulo, hindi si Holy Spirit yun. So, iba yun. Iba yung voice na yun. So, when we are led by the Spirit of God, we can have confidence to know God's will. We can be able to stand in faith because we know the will of God by the Spirit. We can be able to shift our focus on God and trust Him, knowing that we are led by the Spirit. We can walk in wisdom. Being led by the Holy Spirit causes you to walk in wisdom. Yan. So, ang haba nito, ang ganda-ganda talaga nitong topic. So, take away ko doon is you cannot go wrong with peace. Kasi dinescribe doon ni Pastor Paul nga, the many ways na na-lead siya ng Holy Spirit. So, marami siyang mga example sa daily life niya. Tsaka kasi, yung mahaba na kasi yung history niya sa ministry. So, na-experience na niya yung mga iba-ibang mga moves ng Holy Spirit. So, yun yung sineshare niya dito. So, sabi niya, you cannot go wrong with peace. If there's peace and joy inside of you, then you know that you are walking in the will of God and you are following the Holy Spirit. So, malaking factor na in-emphasize niya is if si Holy Spirit, kung tama yung rinig mo sa Kanya, you will feel peace inside. Kahit pa parang ang gulo-gulo nung labas or parang alam mo yun, against the natural, but you have peace in the decision. Yun yung nililid ka doon ni Holy Spirit. And sometimes also, sinabi niya rin na may nagawa tayo halimbawang desisyon. Hindi natin natanong si Holy Spirit. Biglang mawawala yung peace na nararamdaman mo. So, it's also a clue na
napunta, na hindi mo nasunod yung nililid ni Holy Spirit, so you can always go back to the other, or turn back to the other direction na nililid ni Holy Spirit. Yun. So parang this yung indicator kung are you being led, are you walking in the right path, or umiiba ka na ng direction. Tapos sabi din niya doon, it may look foolish on the outside or doesn't make sense with logic, but if there's peace inside of you, then you know and can put faith because of the Holy Spirit working inside of you. So again, ayan, move on na tayo. So another takeaway na lang din, kasi masyadong maraming verses talaga na binigay doon. So isang realization ko rin doon is, since God is a spirit and Holy Spirit is part of the Holy Trinity, we can communicate with God through our spirit man. So di ba, alam na, kung hindi mo pa alam, we are three-part being. So each person has three parts, yung spirit, yung nasa pinakaloob natin, yung nawawala pag namatay na tayo, soul, na nagre-represent naman sa ating mind, emotions, tapos yung body, ito, yan, physical na nakikita natin. So, we are three-part being. So, ang nagko-communicate or nakikipag-usap kay God at nakakarinig kay God na part natin, eh, hindi itong body. Ang nakakarinig talaga, yung spirit na nasa pinakaloob natin. Kasi nga, yun. Kasi nga, si God ay spirit. So, spirit to spirit man. God is speaking to us through the Holy Spirit because we are a spiritual being talaga. Kasi itong, in-explain din doon na yung body natin is just a container. Who we really are talaga is the spirit. Kasi nga, when we die, ayun yung, na, yun yung umaalis, yun yung nawawala. And the body remains here. The body is just a container. Nga, may example pa siya doon, yung gloves, di ba? Yung gloves, kung gloves lang siya, yung nilalagay sa kamay, di ba? It's just gloves. It cannot do anything, right? But when you put your hand inside, then the glove can move and can be used, right? So, ina-explain doon ni Pastor Paul na yung glove is like our body. Tapos yung Holy Spirit, yung hand. Pag pumasok doon yung hand sa glove, saka lang nagiging useful yung glove na yon, or nagkakaroon ng form, nagkakaroon ng gamit or ng purpose, di ba? So our body is like the glove, tapos yung hand, yun yung ating spirit man, yung part ng ating pagkatao na spirit. So, ulitin ko lang. Since God is a spirit and Holy Spirit is a part of the Holy Trinity, we can communicate with God through our spirit man. When we got saved, our spirit man is the part that was raised to life. Yun, isa pa yun. So, sa salvation pa rin, binalik doon na when we got saved, ito pa rin naman yung body natin, ganun pa rin tayo mag-isip, pero ang sinasabi doon, 'di ba? Alin yung the old has passed away, behold all things are new. Yung nag-pass away doon is our old sinful nature o yung old na spirit natin na hindi pa alive kay Christ. Pero pag tinanggap na natin si Jesus, yung spirit natin becomes alive, and Holy Spirit na yung pumapalit doon inside of us. So diba sabi,
When we got saved, our spirit man is the part that was raised to life, born again and made new. Yun. So, yung spirit, yung nasa loob natin, yun yung nagiging born again at nababago. Yung makasalanan natin, spirit, yun, nawawala, naiiwan, maalis siya, at saka wala na yun, patay na yun. Kasi it's dead to sin, di ba? Our spirit man can sense the deep things of the Holy Spirit that is trying to communicate with us. So, pagbago na yung spirit na nasa loob natin, then that's how we start hearing and receiving yung mga messages na gustong sabihin sa atin ng Holy Spirit. If we learn how to do this, we can have great knowledge, wisdom, and understanding how to claim the wonderful blessings and promises that God has for us. The Holy Spirit is our helper, but how can we be helped if we don't acknowledge or get to know Him? Some born-again believers don't take time to know the Holy Spirit, and they are saved, but they are still carnal. Carnal living leads to destruction. So doon, maraming binigay din ng mga example si Pastor Paul na it is possible na believer ka na pero hindi ka aware about sa Holy Spirit na nagwo-work inside of you. So you still continue doon sa carnal living. Ano ba yung carnal living? So anything that pertains to flesh, you still give in to your flesh. Maraming example kasi siyang binigay. So, pero ang bibigay ko na lang example is halimbawa ay food. So ay, baka hindi kayo makarelate. Basta yung mga flesh, you always give in to your flesh. Halimbawa, gusto kong marami kasing desire, marami talagang desires ang flesh. Ba, pagkain, iinom ka. Marami siyang binigay na examples doon. Or mga iba-ibang addictions, di ba? So, hindi ko na siya iisa-isahin. Basta yun, when we gratify our flesh, we are not really following the leading of the Holy Spirit. So, ang pinaka-emphasize niya doon talaga is carnal living leads to destruction. Tapos may mga examples siya doon. Mga personal na mga examples. So, following the leading of the will of God and the leading of the Holy Spirit doesn't always look pleasing and easy. Yan. So, talagang, kasi nga, usually, di ba, yung flesh natin yung mas dominant. We want, our flesh will say, ay, gusto ko to, gusto ko. I want this, this is good, this is convenient. Pero sometimes, opposite yung nililid sa atin ng, sometimes lang naman, hindi naman lagi. Pero sometimes, initially, parang makikita natin na ang inconvenient, hindi pleasing yung inuuto sa atin ng Holy Spirit. But because He knows which is good for us in the long run or in the future. Kaya dun nasabi ni Pastor Paul na nga, it doesn't always look pleasing and easy. Kasi talagang, ang chine-challenge niya kasi yung flesh natin. Tsaka ano yung flesh, yung mga tsaka yung mga natural senses natin. We have to go beyond that if we want to be led by the Holy Spirit. Tapos it can be hard, but we have to choose what is right above what is comfortable to us. So we also have to take God for His word, so that even if it looks hard, our spirit can step in faith to obey. So talagang yun nga eh, you have to hold on to the word of God. And diba, ang dami namang words dito na sa talagang kailangan yung obedience. Kasi even if we know the word of God, but we are not obeying and just continue doing
what we want or what pleases us, the word of God becomes ineffective, or hindi natin nakikita yung mga promises dahil hindi nga tayo nag-o-obey. Lesson 2, the nature of man. So dito in-explain lang yon, three-part being na spirit, soul, and body. Yeah. So ang takeaway ko lang doon is our flesh is selfish. Seeks comfort, looks at the senses, and is concerned only on the now or the present. But our spirit knows the future, so we must rely on our spirit in making decisions. So only the spirit knows our future. Hindi manghuhula, hindi horoscope. Only our spirit is the best guide to tell us what our future is. And did you know, even the devil doesn't know our future? Yes, wala siyang kakayahan na ganun. So don't listen to the enemy kung sinasabi niya na ay ganitong future mo, ganyan ganun. It's all a lie, it's all deceit. So only the spirit knows our future. Tapos in-explain din yata doon ni Pastor Paul na, oh, kasi yung devil, hindi niya naman talaga kayang i-predict yung future. Kasi kung meron siyang ganung ability, bakit niya inalaw na si Jesus ay ma-crucify? Kasi if he can predict the future, he would have prevented the crucifixion. Kasi, diba, madi-defeat siya. So, wala. So hindi alam. So yun yung ano natin, parang edge natin na we have the Holy Spirit, and Holy Spirit knows our future. So we don't have to rely on other things, on other people para sabihin kung ano yung nasa future natin. It's only God, it's only Holy Spirit. At lalong-lalo na yung mga lies ng enemy, it cannot determine our future. So don't allow him to deceive you. So when we pray in tongues, we are praying for things in our future that we haven't seen or think yet. So dito rin yata na-discuss yung why praying in tongues is essential in walking in the Spirit. Kasi nga, yung praying in tongues, you are declaring things in your future that you haven't seen yet with your senses, but your spirit man has already seen it and has understanding about it. So when we pray in tongues, we are operating in our spirit, not in our flesh, because yun nga, it's beyond our senses, beyond our understanding also. But our spirit man is operating when we are praying in tongues. When we pray in tongues, we are praying for things in our future that we haven't seen or think yet. The devil can only use our past and our present, but the devil doesn't know our future. Only God knows our future. And the Holy Spirit is our guide in getting right with our future. So parang inulit ko lang yung mga diniscuss ko kanina. So ito rin another takeaway dito sa 2 dominates 1. So itong ibig sabihin nung sinulat ko dun kasi is 2 dominates 1, kasi ina-explain doon ni Pastor Paul na, diba, dahil 3 parts being nga tayo, kapag yung 2 parts mo ay nag-a-agree na, so yun na yung masusunod. Halimbawa, your spirit needs to agree with your mind, then your body will follow. So yun yung parang principle na do not, pero halimbawa yung body mo, sinunod mo, body is agreeing with your mind, so madodominate yung spirit, ang susundin nyo ay yung flesh. So you have a choice. If your will obeys the Holy Spirit, then
Ayun, if your will obeys the Holy Spirit, if your will or your soul obeys the Holy Spirit, then they become two. And flesh is overpowered. Yun. So, parang ina-explain niya doon, how can you overcome the flesh? So, the first tactic is to make your will or your soul or your mind agree to the truths of the Holy Spirit. So, pag dalawa na sila, you can already subdue or overpower the flesh. Ibig sabihin, yung flesh na ang susunod dun sa truth na binibigay ng Holy Spirit. So, ma-overcome mo na yung flesh. We must subdue the desires of our flesh. Ayun na nga. We must subdue the desires of our flesh. Our flesh should not be the boss of us. When we follow our flesh so much, our minds get insensitive to the leading of the Holy Spirit. So when we follow our flesh so much, na nga kasi ang naging dominant na ay yung mind mo at yung flesh. So natatalo, ang natatalo naman yung spirit. So it becomes hard for us to hear our spirit. So ang principle doon is two dominates one. So next, the best way to live our life is to follow the leading the Holy Spirit. Imagine if we follow all the things of the Spirit, we will not sin, we will not get sick. But because we still live following our flesh and deciding with our minds, we still have sin and sometimes sickness. But God is gracious and merciful to continue to forgive and guide us to the abundant life. Parang pinakita lang doon eh. What if you can follow 100%? But since we're still here in this world, diba? Di man tayo 100% sa pag-follow, God is still gracious. And we can just continue, diba? Growing and learning. Lesson 3 na tayo. Foundations for being led by the Spirit. What are the foundations? So, number 1 is hearing the Word of God and being led by the Spirit. Marami yang binigay na mga verses. Number 2, understanding the will of God and being led by the Spirit. So, ito ay mga foundations na. Knowing the will of God. So, bibigay ko na lang mga takeaway. So, dito para sa lesson 3, foundations for being led by the Spirit. Flesh is not necessarily evil, but we must not be dominated by our flesh. With the light from God's Word, Holy Spirit can illuminate the truth for us. But we will still make the decision. Will we obey the Spirit or we will give in to flesh? So, diba ang ganda? Talagang kahit na may Holy Spirit, it's still our decision. It's still our free will to obey or not obey. So, ganun tayo nire-respect at love ni God na we can decide for ourselves. So, ano pa rin siya? Aligned pa rin dun sa character niya na yun nga, sa word niya na we have free will. So, hindi tayo parang nasa remote control. So, we have a choice. Yan. Tapos, Holy Spirit corrects us for our protection and preservation. Ayan. So, ito namang diba? Why, what, parang anong ginagawa ni Holy Spirit sa atin? Ang goal niya is to protect us from danger. So, marami ding binigay doon na mga example si Pastor Paul, how he got protected, how he got saved. So, ang gaganda ng mga stories niya. When we feel shame, condemnation, envy, confusion, it is usually from our soulless
soulish realm is not from our spirit. So, hindi galing sa Holy Spirit kapag ang naririnig mo na eh shame, parang pinapahiya ka niya, condemnation, ayan kasi eh, envy, ingit ka, confused, hindi mo alam ang gagawin mo, or parang litong-lito ka, hindi yung voice ni Holy Spirit. So, don't go in that direction. So, not everything that looks good and is based on good reasoning is led by the Spirit. We have to pray through it. So, yun na nga. Pag parang minamadali ka, hindi ka na makapag-pray, ayun. Do not, usually, it's from the enemy. Pag wala nga, yun na naman, peace pa din. Diba? What God told us should be more real to us rather than what we are seeing or experiencing in the natural. Like Jesus, when He said, we are going to the other side. As disciples, we should believe and not doubt His word. Diba? Sinabi na nga niya, we are going to the other side. Pero nung ando na yung storm, sabi niya, Lord, don't you care that we will perish? Ganyan. Pero sinabi na niya yun eh. So mas dapat naniwala yung mga disciples na they will arrive at the other side. Tapos sabi pa doon, he can sleep through the journey because he knows already. But sadly, the disciples here didn't know. We shouldn't be like that. Parang in-explain lang ni Pastor Paul yung mga nangyari dun sa disciples as a model for us today. So, we do not receive the spirit of bondage, again, to fear. But we have received the spirit of adoption into God's family. We have the inheritance. We can come boldly and call God Abba Father. So parang na-remind ulit doon na we just come to God for the direction. Kasi nga, yun nga, diba? He is our godly father. Abba, father, diba? We receive the spirit of adoption into God's family. So, kung may mga concerns tayo, doon pa rin yun. It will go down doon sa identity natin kay Christ. So, kaya we can trust talaga. We can trust Him for our lives. Lesson 4, presenting the body and renewing the mind. We should make a firm choice to crucify our flesh. Die to ourselves daily. So, choice talaga siya. It's a choice. Oh, you know what I'm saying? It's a choice. It's a discipline. It's for our benefit. Yeah. Decisiveness. Don't go back and forth, in and out. Ask the Holy Spirit and obey it, not your flesh. Yan. So, maiksi lang itong mga sinulat ko, pero ang dami ko rin ditong mga na-realize sa mga nangyayari sa life ko, ganun. Especially itong pagiging decisive yun. Kasi dati na-experience ko rin yun, double-minded ako, parang in and out. Isa yun sa mga qualities ko na hindi ko gusto. So, yun, diba? Work in progress naman tayo. So, dahil naging aware na ako na, oh nga, I am double-minded. I am in and out of the decision. So, yun. And Holy Spirit also helps us to correct that not so good character in us. So, tingin ko naman, nag-i-improve na rin ako. So, being transformed by the renewing our minds. The guide to discern if it's from the Holy Spirit, it should be pure, peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy, good fruits,
without partiality, without hypocrisy. James 3:17. Ito, ang ganda-ganda ng pagkaka-explain nito doon sa lesson ni Pastor Paul. So, talagang naging biglang, naging clear siya na guide. Kasi inisa-isa niya yung mga qualities doon. Talagang in-elaborate niya. It should be pure. So, may mga binigay siyang mga example. Peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy. Good fruits, without partiality, without hypocrisy. So, natuwa ako kasi, kaya ako nilagay din kung ano yung reference na verse. Kasi James 3:17. So, it's in God's word, pero dahil in-explain pa ni Pastor Paul, so mas naging alive kaysa pag, diba, minsan binabasa mo lang, babasahin mo lang, but without the practical applications nung each characteristic, parang minsan nalalampasan lang natin, but so in-explain niya yon na ayun, talagang na-pick up mo na, ah, hindi pala, Ben, ganun kamaliliit those qualities, diba? Everybody benefits when you decide according to the Spirit. It's a win-win situation. Yun, isa pa yun na in-emphasize ni Pastor Paul na kaya the best talaga yung situation kapag na-obey natin yung Holy Spirit. Kasi win-win, walang talong. Wala kang natalo, walang naagrabyado. Diba? So, yan na. When we got born again, only our spirit man becomes totally new. But our mind, will, and emotions, and physical bodies are the same. So we need the Word of God to renew our minds. That later on, the renewed mind will also affect our physical bodies. Because now they are now aligning in what we have already in our spirit. So, binigay ko mga example like healing, wholeness, fruits of the spirit. It will manifest now from the inside, spirit man, towards our physical or flesh part. So, ito, sinasabi lang dito kasi nga, ang dinidiscuss na dito is how do we renew our mind, how we become a living sacrifice, and ano ang mga benefits kapag na-renew yung ating mind at saka pag naging living sacrifice tayo. So, pag, yun nga, diba, kapag ginawa natin yun, na-renew yung mind, tapos naging living sacrifice ka, now, the truths in the spirit man, now, transmits o nagmamanifest na dun sa physical body or yung flesh, yung mind mo. So, dun na yung healing, yung wholeness, lahat na ng promises ni God, maa-access na natin. Kung ano man yung sinasabi dun sa word, it will become true for us. Yeah. Hindi na lang siya nandun sa book. It will become alive in us. Kasi, nga, nabubuhay yung spirit man natin with the word of God. Kaya nga sabi dun, lesson 5, how are we led by the Spirit? By the inner witness. So, inner witness, sabi doon, what you feed on will develop your sensitivity to it. Feed your spirit, not your flesh. So, ang daming emphasize doon ni Pastor Paul, how we feed our spirit and how we feed our flesh. So, marami siyang pinakitang mga practical, actual scenarios na ginagawa natin day to day, that we are feeding our spirit and are feeding our flesh. Preparation will make you rise over the occasion. Ito, gusto ko rin ito. Sinabi niya ito kasi yun nga, we need to prepare, we need to keep on feeding our spirit. So, pag dumating yung trial, strong yung spirit natin and we can adjust to the adversity or kung ano man yung humarap sa atin. Kasi nga sabi, ang example niya doon is halimbawa, ngayon healthy ka pero parang
sige, kahit hindi mo inalagaan yung physical body mo, tapos sige-sige lang, kasi wala. Isip mo, healthy naman ako eh, so example, napabayaan mo yung katawan mo, tapos nagkasakit ka, tapos sabihin mo, by His stripes, you are healed. Tapos sabihin mo, eh bakit hindi nagano, bakit hindi nagwo-work? Ang tanong doon, did you also feed your spirit man? So, pero kung nasa spirit man ka, or I mean, hindi nasa spirit man, if you are feeding your spirit will guide you na, oh, take care of your body, don't, ano, ganito yung gawin mo, pag-aalaga. So, kung, tapos yun nga, you're always constantly meditating on the scriptures. So, pag may mga kinokomand ka na mga promises ni God, magmamanifest siya. Kasi, ano eh, may foundation ka talaga. Tsaka, nag-prepare yung spirit mo. Pero kung bigla-bigla ka lang na magde-declare ng mga God's word, pero hindi ka nag-devote ng time talaga dun sa word, ano, parang hindi mo agad siya makita, kasi nga ano, dahil hindi ka nga nag-prepare sa spirit man mo, carnal ka pa rin, no? So if you don't know, don't go. Sorry, hindi masyado maganda yung explanation ko doon sa preparation will make you rise over the occasion. Pero doon, kay Pastor Paul, ang ganda nung ano yun. So, ito na. Lipat na lang tayo. If you don't know, don't go. Don't be pressured by people or situations. Don't act in desperation. So, yan din. Tumama din yan talaga sa akin. Kasi nga, yun nga. Sometimes, di ba, parang na-pressure tayo na pala ay mali. Or hindi naman minsan people, sometimes tayo din, di ba, may gustong, yun nga, yung flesh na naman yun, di ba? Don't act in desperation. So, marami rin siya doon examples eh. So, ano, hindi ko, so, pwede natin yung apply sa atin, di ba? Don't act in desperation. So, how to develop our spirit to be more sensitive to the inward witness. How to develop our spirit to be more sensitive to the inward witness. Diba? Feed on the word. So, yun yung parang sinasabi ko kanina about the preparation. Parang, gusto mo magkoko-command. Command healing in the name of Jesus. Pero, hindi ka man lang nagpe-pray, or wala kang prayer life, or wala. Basta sinabi mo lang. So, hindi ka pa nag-ooperate talaga sa spirit. So, feed on the word. Walk in love. Ayan. Then, pray in tongues. Yung walk in love, very important din yun. Kasi, kahit na-declare tayo ng declare na, bawa sa kapwa natin na, be healed in the name of Jesus. Pero, ang kalooban mo naman pala, eh, hindi maganda. Or, yan. Talagang opposite doon sa walk in love. The power ng God's word ay hindi ganun magmanifest compared kung ano, kung you feed on the word, you walk in love, you pray in tongues, diba? So ang notes ko dun is, don't be pushed, you should be led, not pushed, diba? So pag push ka sa enemy, yon manggagaling. If you're being pushed, tara, push. So, submit your will to the Spirit. If you are willing and obedient, you will eat the fruit of the land. If not, you stay in the wilderness. So, diniscuss doon yung Joshua 3. Ang ganda rin ang explanation doon, Pastor. People in Old Testament are not yet led by the Spirit. Yun. Not yet born again sila yung sa Old Testament. Kasi, hindi pa nadating si Jesus. So, they use physical ways to be led by the Spirit. Yun. Kasi nga, ang inward witness pa lang yung dinidiscuss dito. So, dito ko rin nalaman na yun nga,
wala pang Holy Spirit sa Old Testament. Yan. Kasi hindi pa dumarating si Jesus. Don't stay in your comfort zone. The Spirit will lead you to step out and do things you haven't done before. Yan. Talagang kailangan mag-step out tayo sa comfort zone. Ambition is from man, but vision is from the Spirit. And then, very striking din to sa akin. Kasi pag yung ambition is from man, but vision is from the Spirit. So, yung ambition, kayang abutin ng tao. Pero pag usually pag vision, binigay ni Lord, tasabihin ng tao, Lord, paano yun? It's so big. Yun na nga, ang purpose. It's so big kasi galing kay God. So, lesson 6. How we are led by the Spirit by inner voice. Inner voice na. So, ito yung our conscience, the voice of God. Yan. So, lesson 6. How we are led by the Spirit by the inner voice. So, ang inner voice is meron siya, can be our conscience, yun, yung nagagaling sa sarili natin, tapos yung the voice of wisdom and counsel. Ito namang wisdom and counsel, usually ginagamit ni Lord yung ibang tao na nag-speak sa atin, tapos dun tayo na nade-discern natin yung gustong sabihin ni Lord sa atin. You follow the cloud. The cloud will not follow you. Ito yung when the Israelites are walking in the wilderness, diba? God provided a cloud for them. So, sinasabi lang doon ni Pastor Paul na dapat tayo yung sumusunod. Hindi yung si Lord ang susunod sa kung saan natin gustong direction, diba? So, yung Israelites, until, as long as they are under the cloud, diba? While they're walking in the desert. So, they are safe. Pero imagine kung andito yung cloud na nag-guide sa kanila, ayoko dyan sumunod, dito na lang ako. So, diba, we should not be like that. So, only 1%, 1 degree, only 1 degree, ay, ako sorry. Only 1 degree shift from the course, hours later, it can cause a lot of chaos. May binigay doon na example si Pastor Paul na practical ba yung airplane, ganyan, mga tragedies sa airplane kasi yung pilot hindi sumunod. Hindi man, nagkaroon ng error doon sa airplane. And maraming namatay dahil lang may 1 degree na difference lang doon sa pupuntahan niya. So, sabi rin doon, don't limit God. When we are not following God, we limit what He can do. When we go ahead or when we go in another direction and not following dun sa leading niya, we are limiting Him. So, don't wait for the ideal time to obey. Sa pa rin yun. Yung iba kasi dinedelay na, Lord, baka ganito. Pag sinasabi ni Lord na, ngayon na, we have to obey. Kasi may reason yun. Bakit? Now is the time. So, may mga examples din doon na binigay si Pastor Paul na talagang napakita yun that we have to obey on time. Otherwise, lalampas na yung blessing or iba na yung mangyayari. Lesson 7, how we are led by the Spirit, by the voice of the Holy Spirit. Yan na, voice of the Holy Spirit na. You are a spirit being. Make decisions using the eternal part of you instead of temporary. Yun. So, yun nga eh. Kapag kasi yung flesh, usually, ang mga decisions na magagawa natin, yung mga pang-temporary. Pero, pag yung ang sinusunod natin mga decisions ay based sa ating spirit, yung mga things that are important for
eternity, yun yung in favor doon, yung spirit. So isang clue yun, isang clue if we are lead, if we are following the spirit or if we are following the flesh. I am not a body, I am a spirit. We are made in the likeness of God. So our face is not how God looks like. We are made in the likeness of God. So our face is not how, di ba, usually lagi sinasabi, we are made in the likeness of God. So our face is not how God looks like. Yun, so parang ha, kala ko, that is only a container, flesh. We are a spirit because God is a spirit. So ito nung na-discuss to ni Pastor Paul, parang ano din, na parang naano rin ako, ah, akala ko, di ba, sabi, akala, likeness of God, akala natin, ito, ito. Pero tama nga naman, kasi paano na magiging ito yung mukha ni God? Eh, spirit siya. Eh, ito ay flesh. So, hindi pala yun yung, it's not talking about pala yung physical attributes natin. But, that verse is talking about our likeness to God being a spirit. So, yun, nalinawan ako doon. So, do not trust the desires or the leadings of your flesh. It is just dirt. It is temporary. The flesh only concerns what feels good now. But your spirit knows the future. And this part is the one that will remain eternal. But our flesh will get left behind and go back to the earth. So, maraming explanation din ni Pastor Paul na ang ganda-ganda. Tapos, the voice of the Holy Spirit will just keep on repeating until you obey. It will not argue with you. Ayun, isa pa ding magandang revelation yun doon. Na, kasi na-experience ko yun na, ah, kaya pala siya ulit ng ulit. Kasi yun nga, until you obey, iuulitin lang yun ang uulitin ng Holy Spirit. Pero hindi kanya i-condemn, hindi kanya ira, parang hindi kanya pepwersahin. Tapos, yun nga, it will not argue with you. Kasi nga, authoritative siya. Pero diba, maaalala mo may mga instances sa kayo na, yung pag ganito yung ginawa ko, eh kasi ganun-ganun. So pag nag-argue-argue na yung thoughts mo, alam mo na hindi si Holy Spirit yun. Baka iba, diba? Baka kalaban, or yung sarili natin, or yung flesh natin. So, mas aware na tayo ngayon. The voice of the Spirit is authoritative, giving a command, a warning. It is clear, specific, not confusing. God doesn't have to explain anything or everything to us before we obey Him. Understanding comes after obeying. So, yun, ang ganda. Summary na kasi to, pero I can apply this talaga sa maraming situations sa buhay ko. So, yun nga. Ang pinaka ano doon is understanding comes after obeying. Yun. So, lesson 8. How the Spirit of God does not lead. So, ito yung mga hindi si Holy Spirit. So, the fire in the tabernacles are not man-made. Ninote ko lang yun kasi, di ba, dun sa tabernacle, merong fire. Inexplain ni Pastor Paul na the Holy Spirit is the one keeping that flame alive. Hindi pala man-made yun. So, na-amaze lang ako. So, the Spirit of God does not lead by fleeces. So, ito yung ginamit yung example doon si Gideon. So, the Spirit of God does not lead by open doors. The Spirit of God does not lead by personal prophecy. So, ito, eye-opener din sa akin tong mga na-discuss dito. How the Holy Spirit does not lead this way. Kasi yung fleeces, ano to, yung parang yung naniniwala ka sa mga sign. Lord, magpadala ka ng dove at alam ko, ito na confirmation ng ano mo, ng sinasabi mo sa akin. So, hindi pala reliable yon. So,
dati ano, ganun ako maging lead dati. So na-correct ako dito. So yung mga open doors din. Sometimes kasi may mga open, akala, yes, Lord, open door, thank you, Lord. Pero ano pala siya, trap or temptation pala. So we should not always rely on these signs. Tapos yung personal prophecy, hindi rin pala siya. So sometimes kasi, di ba, may mga tao na may sasabihin sa atin na parang, wow, ang ganda, kasi yun yung gusto nating marinig. Pero ano pala, ano lang pala tayo, anong tawag doon, yung pina-flatter, diba? Sabi nga, as we get more mature, diba, natutunan na natin na hindi lahat ng flattery is totoo. Yung iba, yung flattery or good words na naririnig natin, yung pa yung nagpapahamak sa atin. So naging wise tayo habang nagmamature na tayo. Yun. So if you're in the will of God, sometimes you need to kick doors. Yan. So hindi parang kasi nga yung, di ba, yung discuss doon, open door. So sometimes akala mo sarado yung door. Kasi ang nagsasara pala yung devil. Kasi ayaw niyang maka-breakthrough ka doon sa promises ni God. So porque hindi ba open door, hindi ka na doon nililit ni Lord. Hindi. So talaga kaya dapat we have to be led by the Holy Spirit and hindi lang doon sa mga open door, closed door, ganun. So if you're in the will of God, sometimes you need to kick doors. It is not always open doors or closed doors, yun. So hindi siya reliable na sign. So your peace is not based on physical evidence. So bottom line pa rin, peace pa rin talaga yung magiging guide natin. Tapos sabi niya, devil can make signs. Katulad nun, yung Lord, magpadala ka ng ano, ng ganitong sign. So I will believe. So devil can make signs and open doors that can mislead us. So we must not rely on these things to be led. Those who lead will get mud on their feet. Ito yung si ano, Joshua, nung tumatawid na sila sa Jordan River. So pinapakita doon na, di ba, messy talaga, messy minsan ang pag-obey. Kung ikaw yung nasa unahan, yun, dadanasin mo yung hirap, yung mga sacrifices. Those who lead will get mud on their feet. Don't be afraid to get dirty. Sometimes following the will of God will require you to just go and put your feet into the water. Yun. Minsan kasi, intay pa tayo ng intay ng mga favorable na mga situations, kung ano-anong sign. Pero, pag sinabi ng Holy Spirit, ngayon na, so, dapat go na. So, lesson 9, training the spirit. So how do we train our spirit para lumakas? Meditate on the word, practice the word, give the word first place in your life, instantly obey the voice of your spirit. And yun lang. So there are 4: meditate on the word, practice the word, give the word first place in your life, instantly obey the voice of your spirit. So ang notes ko dito ay, obedience to the word will sharpen our sensitivity to the leading of the Holy Spirit. Yun ang na-reveal sa akin doon. Delaying obedience or not obeying dulls our discernment to Holy Spirit's leading. The more we obey, the more we become aware of how the Holy Spirit operates. Yun. So, this is so true for me also. Kasi, yun nga, natutunan ko na habang mas mabilis akong nag-o-obey, ang bilis din nung mas naging more and more sensitive na ako dun sa mga leadings niya. So, yun, syempre, I praise God for that privilege to obey. Flashes. Inexplained flashes, yung parang anong tawag,
may nakikita daw, you know, flashes, glimpses of future things that the Holy Spirit is showing to us on what He is leading us to do. So, diniscuss doon ni Pastor Paul na natural pala yun. So, I also have those experiences na parang may nagpa-flash sa'yo sa vision mo. So, ano pala yun? Mga glimpses ng mga sinasabi sa atin ng Holy Spirit. So, believe in your inward witness no matter how physical proofs, logical explanations say. So, Holy Spirit always lead you through peace. So, marami dito binigay ng mga examples si Pastor Paul. And, na-apply ko rin naman siya sa sarili kong buhay. Pero, hindi ko na siya sobrang i-detail ngayon. Lesson 10. Living a spirit-led life. Living a spirit-led life. Keys to being led by the Spirit of God. Be continually filled with the Spirit. Be full of the Word. Pray in the Spirit. Yan. So, ang dami ditong mga verses na ang gaganda. So, ang notes ko na lang dyan is, our spirit should bear witness with what God says in His Word. Yun, dapat kung ano yung spirit natin, nagbe-bear witness siya dun sa sinasabi sa Word. They agree. There will be an inward knowing. We will not always get it. We will miss it at times. But we should just be quick to repent. Do not live in any condemnation. Guilt and manipulation and condemnation are not from the Holy Spirit. Yun. So, very, very important yun na note. Kasi nga, living a spirit-filled, spirit-led life, hindi naman siya 100%. Sometimes, yun na, diba? Kasi we're still here in our body, so we will not always get it right. Or, maraming factors. So, we have to be quick to repent and not live in condemnation. So, pag meron tayong nafe-feel ng mga guilt or nagmamanipulate tayo, condemnation, hindi na yun galing sa Holy Spirit. So, galing na yun sa enemy. So, may mga ibang mga personal questions pa dito. Pero, hindi ko na yun share dito kasi masyadong mahaba. And so, I hope you get something dito sa lesson natin na to, and I hope you also get interested about knowing Holy Spirit, kasi yun nga, for our world today, diba, iba na talaga yung world natin today. So feeling ko na, hindi lang feeling, nakalagay din naman yun sa Bible na we have to be more bold in this time. Kaya siguro din mas marami na ngayon teachings about Holy Spirit, kasi talagang we have to win more souls for the kingdom. So thank you for listening. Bye bye.